Mga par! Dahil nga nakikita ko ang inyong mga request tungkol sa mga latest chapters, i-update ko ngayon sa tatlong pinaka-latest chapter about sa Hajime no Ippo, kung saan nagpe-prepara si Mashima laban kay Marcos Rosario, ang WBA Lightweight World Champion na mula sa Puerto Rico. Bali, itutuloy pa rin natin ang mga story arc reviews, pero pag may latest chapter ng Hajime no Ippo, ay titirayan agad natin para updated din kayo agad sa mga bagong kaganapan. Habang nagtitraining si Sendo at Miyata para sa Operation Anti-Ricardo Strategy, napatanong si Sendo kung kamusta kaya ang preparasyon ni Mashima sa Tokyo. Nga pala mga par, si Sendo ay nagpe-prepare naman sa kanyang laban versus Ricardo at ang kanyang sparring partner ay si Miyata dahil nga nalalapit ito sa estilo ng world champion. Sinabi nga ni Miyata na mas mahirapan nga daw maghanap ng sparring partner si Mashima dahil ang kanyang mga kalaban ay hindi katulad ni Ricardo na sobrang minaster ang basic techniques ng pagbo-boxing. Kaya naman mahirap pumanap ng kaparehas ni Rosario para maka-sparring. Sunod nating nalaman na si Rosario pala ay isang malupit na infighter at dagdag pa sa problema ang pagiging kaliwete nito. Nang sabihin ni Sendo na siya ang kinakailangan ni Mashima, sinagot naman yun ni Miyata na, "Sure ka bang nasa posisyon ka para problemahin ang ibang bagay?" Sa Toho Gym, ang dalawang nakaka-sparring ni Mashima ay gusto nang bumalik sa kanilang bansa na sa Thailand at Philippines. Kaya naman ang problema ang kanyang coach dahil hindi nito alam kung saan siya makakahanap ng kaliweting infighter sa Japan. Sa bahay nila Ippo, pinapanood nito ang videotape ng mga laban ni Rosario. Narealize ni Ippo kung gaano kasakit sa ulo kalaban na itong makakaharap ni Mashima. Dahil ang style nito ay siguradong mawawala ng silbi ang flicker jabs. At kahit nga ang bagong technique na short right uppercut ni Mashima ay madali lang din itong susolusyonan sa pamamagitan ng pag-ilag at sunod na mag-step in counter left uppercut. Sinabi nga ni Ippo na ang head movement nito ni Rosario ay kaparehas ng kanyang Dempsey roll. At ang uppercut nito ay katulad naman ng kanyang gazelle punch. Kaya kapag nakalapat ito, siguradong kusunod nito ang mga solidong suntok. Ang estilo nga daw na to ang worst matchup para kay Mashima. Sunod ngang napaisip ang ating bida kung saan makakahanap si Mashima ng kaliwete na sanay sa Dempsey at gazelle punch para makakuha ito ng experience bago ang kanilang world title fight. Tinanong nga ng nanay niya kung anong pinagkakabalahan ni Ippo at napatanong kung ano ang nasa box. Sabi naman ni Ippo na nagpapatulong si Kumi na i-assemble yon para sa mga bata sa ospital. Nang magawa na ito, napansin nito ang isang robot ay mas matangkad at ang isa naman ay mayroon na mas mahabang kamay. Nang makita niya ang dahilan na may mga sumobrang parte dito kung bakit nagkaganon, sinubukan niya itong ayusin. Ngunit nabali ang isa sa mga joint nito. Kaya naman nang gawin niya ito, mas lalong umikli ang kamay ng isang robot. Dahil nga sa mga robot na to, may naisipan gawin si Ippo. At doon, nakagawa siya ng simulation na pwede mangyari sa laban ni Rosario at Mashima. Kailangan nga daw mag-prepare ni Mashima para sa ganong senaryo. Dahil doon pinakamalakas ang isang kaliweting infighter. Tumawag si Mari kay Coach Toho para i-confirm ang kanyang nalaman ng interview kung saan dinagdagan nila ang kanilang sparring rounds para mag-prepare sa title match. Sunod na sinabi ang condition ni Mashima na napakaganda at mayroon itong killer left. Ngunit hindi sinabi ang kanilang kakulangan sa sparring partner dahil baka makuha ang impormasyon na to ng kampo ng world champion. Kaya naman napaisip nga ito ulit kung meron bang boksingero na katulad ni Rosario para maging sparring partner. Sunod natin nakita na kaya pala tumawag si Mari ay dahil na-request ito ni Ippo sa kanya. Sa pag-alis ni Mari, na-realize ni Ippo na wala pa rin sparring partner ang nakakahanap ng solusyon sa mga flicker jabs ni Mashima. Kaya naman sigurado siyang hindi pa nangyayari ang senaryo na kanyang naisip noong kagabi. Pagpasok niya sa gym, nagtanong si Ippo sa kanyang gymmates na sila Kimura, Itagaki at Aoki kung meron ba silang kilalang boksingero na kaliweting sanay sa Dempsey at gazelle punch. Pero miski ang mga to ay walang maisip. Oo mga par, si Kimura na ang longhorn na nasa kaliwa. Gulat kayo no, akala nyo si Wachilei. Sinabi nga ni Kimura na nakalaban niya na dati ang flicker jabs. Pero kung muli niya itong kakaharapin, sigurado magiging punching bag na lang siya kay Mashima. Habang nagro-roadwork, namro problema pa rin si Ippo kakaisip. Kinagabihan, na-realize ni Ippo na si Sendo nga ang perfect copy ng style ni Rosario. Ngunit meron itong sariling problema at nagpe-prepara laban sa pound for pound king na si Ricardo Martinez. Kinabukasan, nagtanong si Ippo sa kanyang mentor na si Takamura kung meron pa itong kakilalang boksingero na katulad ni Rosario. Sinabi nga nito na may kakilala nga siyang boksingero na sanay sa Dempsey at gazelle punch. Dagdag pa nito, ito ay ma-experience na din kung paano tarunin ang flicker jabs. Nabilib nga ang ating bida dahil sa knowledge na meron si Takamura. Pero sinabi nito na, "Hindi ito knowledge. Sadyang may kakilala lang ako na malapit sa akin."
Nang tanongin ni Ipon na kung saan ito mahanap, napa-facepalm si Takamura dahil hindi pa rin alam ni Ipon ang ibig sabihin nito. Dahil doon, sarun na tinuro nito ang kanyang mata. Pero hindi pa rin nagets ng ating bida at akala nito nagbibiro lang ang ating idol. Kaya naman pinalapit palalo ni Takamura ito sa kanya para mas makita ng mabuti. At dahil dito, nakita niya na ang nasa mata ni Takamura. Kaya naman nagulat siya dito at na-realize nito na siya ang tinutukoy na boksingero ng ating idol. Pero ang problema nga daw ay hindi siya kaliwete. Kaya naman na-disappoint dito si Takamura at sinabing walang imagination si Ippo. Sunod nitong tinanong kung anong ginagawa ni Ippo kapag nakalapit na siya at nagpapakawala ng suntok gamit ang Dempsey Roll. Nang subukan gawin ni Ippo ang movements na kanyang ginagawa kapag nasa Dempsey Roll, sinabi ng ating idol na ang infighter na kagaya ni Ippo ay ginagamit lang ang kaliwa o kanan na paa kung saan madali magpakawala ng suntok. At sunod nitong sinabi na si Ippo ay nagsiswitch na sa southpaw nang hindi ito nare-realize. Sinabi naman ng ating bida na sanay nga lang daw siya sa pagsugod gamit ang kaliwang paa. Dahil kapag ginagamit niya ang kanang paa, kinakapos ito. Kaya naman sinagot ito ng ating idol na, "E di mag-switch ka." At habang paalis, sinabi ng ating idol na kabisaduhin ni Ippo ang pakiramdam sa paggamit ng kaliwa at magiging okay na ang lahat. Sa kanilang bahay, ito ay gumawa ng mga bagay-bagay gamit ang kanyang kaliwang kamay. Kahit nga sa pagtitraining, ang pivot na ginagamit nito ang kanyang kanang paa. Kumbaga mga par, sa lahat ng kanyang gagawin, ina-apply nito ang pagiging southpaw. Kalaunan, unti-unti nang nasasanay ang ating bida. Pati na rin sa pag-whip sa mga poles, swabe na din niya itong nagagawa. Pagkatapos nun, kumuha si Ippo ng troso at kahoy para mag-training. Ang troso na nakabona ay nagre-represent ng left flicker jabs at ang kahoy naman sa lapag ay ang left pivot ni Mashiba. Sa simula nga, hindi pa ito sanay at napapatid pa ito sa kahoy sa lapag. Kaya naman napaisip ito na sobrang magkaiba talaga ang southpaw at orthodox style at naalala nga nito ang kanilang laban ni Kibara kung saan maraming beses nagkatama ng kanilang mga paa. Pero di nagtagal, pinakita na Ippo ang kanyang greatest skill na tinatawag na effort o kasipagan. Unti-unting na master ito ni Ippo sa pamagitan ng pag-ulit nito. Subalit dahil nga hindi pa satisfied si Ippo sa mga nakikita niyang result, sinabi ni Ippo na uulitin niya pa ito ng mga 100 or 200 times. Kinabukasan, nag-alis si Kamugawa matapos niyang malaman ang ginagawa ni Ippo at sinabing, "Magbibigay ka ng advice sa isang fighter ng ibang gym? Nakakaya ka! Ano akala mo bigatin ka na? Hindi nga sila humingi sa'yo ng tulong, tas masyado mong binibigyan ito ng pansin." Sunod na sinabi nito, "Ano sasabihin mo pagdating mo doon? Hindi pa kaya magsuro ng gym nyo, kaya tutulungan ko kayo. Ganun ba?" Dagdag pa nito, nakapag nga daw mali ang advice na binigay ni Ippo, baka masisi pa siya nito dahil si Mashiba ay kakalaban ng isang world champion. Sabi naman ni Ippo, hindi sa pagiging makasarili at pagmamayabang ang kanyang hangarin. Pero napipil nito na kapag hindi siya umaksyon, pagsisisihan niya ito habang buhay. Kaya naman napatigil na si Kamugawa sa galit at nagulat dahil nakita niya na si Ippo ay sobrang confident sa kanyang mabibigay na advice kay Mashiba. Sunod na pinuyuan nito ni Kamugawa na maghinay-hinay lang sa training at siguraduhin hindi magtutunog bastos kapag sinabi niya na kila Mashiba. Kinagabihan sa Toho Gym, hindi alam ni Ippo kung paano siya dito papasok. Kaya naman pinapunta din ni Kamugawa si Itagaki dahil expected niya na mangyayari ito. Para din masiguro ni Itagaki na si Ippo hindi gagawa ng kapalpakan. Sabi nga ni Ippo na kahit nga daw gusto niya magbigay ng kalaman, hindi nito magawang buksan ang pinto ng gym. Sagot naman ni Itagaki na pumunta siya doon nang may malasakit kaya huwag itong kabahan. Pero si Mashiba nga daw ay nagbibigay ng ibang meaning sa mga sinasabi ni Ippo kaya naman natatakot ito pumasok at magbigay ng advice. Biglang bumukas ang bintana at nakita natin si Mashiba. Tila natural instinct nga mga par at biglang napatago sa likod si Ippo. Nang tanungin ito kung anong ginagawa ni Itagaki doon, napa-overthink si Ippo ng kung ano-ano. Habang naiisip nitong si Mashiba hindi malakas ang pandinig. Kaya nasisiguro nitong hindi narinig ni Mashiba ang mga sinasabi niya kay Itagaki. Sabi ni Mashiba na hindi niya bibigyan ng ibang meaning ang sasabihin ni Ippo kaya huwag siyang matakot. At ayun nga ang sagot sa mga iniisip ni Ippo at narinig pala ni Mashiba lahat ng kanyang sinasabi. Sa pagpasok nila, nagulat ang lahat ng sabi ni Itagaki na nagbabalak si Ippo mga pag-sparring kay Mashiba. Sunod nitong sinabi, nalaman nila yon sa grapevine na si Mashiba ay wala nang maka-sparring. Nagalit naman si Coach Toho dahil si Ippo nga ay retired na at hindi ito isang southpaw. Nang sabihan ni Mashiba na huwag silang guluhin dahil nagpe-prepare sila sa world title match, mabilis at confident na sinabi ni Itagaki na hindi sila nang titrip.
At dagdag pa nito na sila ay pumunta doon nang may permission ni Kamugawa. Nang tanungin ni Coach To kung gaano ka-confident si Ippo sa kanyang pinaplano, sobrang nagabang si Mashi Bati Tagaki sa magiging sagot nito. Kaso nga lang, ang naging sagot ng ating bida ay hindi ito confident. Kaya naman nagulat si Itagaki at sinabihan na ito ni Coach To na mag-ingat pauwi. Ngunit sagot naman ni Ippo na mabilisan niya lang pinagandaan ang kanyang naiisip na strategy. At dito na natin alaman kung saan siya hindi confident. Hindi nito alam kung kaya niya bang kontrolin ang kanyang sarili at nag-aalala siya dahil baka ma-injure niya si Mashiba sa sparring. Kaya naman tila na-stand si Coach Toho at Mashiba sa gulat nang marinig nila ito. Mabilis na lumapit si Ippo sa mga regular sparring partners ni Mashiba at sinabi nito na panoorin ang mga galaw na pwedeng makatulong kay Mashiba sa sparring. Sinabi naman ni Coach Toho na narinig niya ang balita na nawasak nito ang ribs ni Bold na pumunta ito sa training camp sa Mexico. Kaya na-realize ni Coach na yakang-yakan ni Ippo makipagsabayan sa mga world champion sa buong mundo. Sunod itong nanghingi ng pabor kay Ippo na umakyat na agad sa ring. At doon na nagtatapos ang ating video. Grabe mga par, ang lupit na talaga ni Ippo. Biruin nyo sa maikling panahon, nadagdagan na naman ang tiktik nitong idol natin. Kaya mga par, nasisiguro ko talaga sa inyo na mas malakas na si Ippo ngayong kasalukuyang trainer siya kesa noong active pa ito as a professional boxer. Kaya naman talagang exciting ang mangyayari sa sparring nila ni Mashiba. O paano mga par? Sabay-sabay na lang nating abangan ang mga susunod na mangyayari. Kaya huwag kalimutan mag-like, subscribe, at pindutin mo na rin ang bell button para lagi kang updated. Ako nga pala uli si Yawa Senpai. Hanggang sa muli mga par!